Habang nag-iisip kami ng pananghalian ay napansin namin itong kahon sa ibabaw ng kitchen cabinet. Mahigit isang taon na yun sa taas kaya tingnan nyo ang dumi-dumi niya oh. Gamit ang cutter ay hiniwa ko ang first layer ng bubble wrap. Buti na lang malinis yung second layer tsaka yung loob kaya hindi kami nanganganib. Tinanggal ko na nga ang bubble wrap at isa pala siyang air fryer. Ewan ko ba kung bakit ang tagal namin itong itinabi at ayaw gamitin. Gamit ulit ang cutter ay hiniwa ko ang scotch tape sa ibabaw at binuksan ko na ang kahon. Legit nga na air fryer siya guys kasi tingnan nyo nakasulat, air fryer. Tinanggal muna namin yung mga plastic sa ibabaw at sa gilid kasi baka masama sa ulam namin. Di pa naman masarap lasa niyan. Chinek ko na rin yung handle at ito nga pala yung lipatan ng channel tsaka sa taas yung volume. Dahil first time namin gagamitin ang air fryer, nagpakulo na nga kami ng karne ng baboy. Meron itong paminta at tsaka asin. Pagkatapos kang kumulo ay pinahipa namin ito sa ventilador. Nakakahingal kasing mag-voice over. Nung medyo lumamig na, inilagay namin ang karne sa loob ng freezer. Pagkalipas ng isang oras ay kinuha na namin ang karne. Bakit naging yelo? Nilagay muna namin ang karneng yelo sa may lababo para matunaw. Nang bumalik na ito sa pagiging karne ay nilagyan namin ito ng asin at paminta. Buti na lang hindi naging tubig. Niluto na nga namin yung karne gamit ang air fryer na na-discover namin sa ibabaw ng kitchen cabinet. Pagkatapos ng halos isang oras sa pagluluto at pagpaikot-ikot ng karne, ito na ang kanyang kinilabasan. Hiniwa-hiwa na nga ni Ira ang karne para makakain na kami. Halatang gutom na, ang bilis maghiwa oh. Ito na nga yung mga nahiwang karne para matikman na namin. At syempre hindi mawawala ang all-around sarsa. Kasama na rin ang toyong may kalamansi at siling toyot. Salamat sa panonood!